Ako si David. Araw-araw gumagawa ng pangarap. Tara, samahan niyo ako. Bed! Shopee mo! Pagising ko nga, dumating na yung video games ng ate ko, kaya naglaro kami ng anak ko. Yung mga laro pala dito, napakadali, kaya pinahirapan ko yung sarili ko. Pagtapos ko nga maglaro, ginupitan ko yung sarili ko. Alam ko sa sarili ko na magaling ako maggupit. Papakita ko sa inyo mamaya yung resulta. 3, 2, 1... Saka mamagaling ko na panot yung bunbunan ko, kaya pumunta na akong barbershop. Sinimulan na nga ni Insan Minekos Mekos yung buhok ko. Galingan mo Insan sa paggugupit sa akin ha. Pagpangit yan, mag sorry ka. May nakasabay pa nga akong bata, kapag ginugupitan siya, nakikiliti siya. Pagtapos ko nga pala magpagupit, susunduin ko yung asawa ko dyan kasi ang sabi niya, nilibre daw niya ako ng inasal. A few inches later. Nasundo ko na pala siya dyan, papunta na kaming inasal at natirikan pa nga kami, naubusan ng gas. Ang sweet ng asawa ko kasi binili niya yung buong inasal para sa akin. Nakakainis. Pagtapos namin kumain, dumaan na rin kami dito sa Jabili. Dahil ito yung paborito ng anak ko. Umuwi na rin kami agad kasi babiyahe pa ako ng lala mo. At ito na nga ang nangyari sa akin sa pagdi-deliver ko. Yan yung first booking ko, shirt na white. Tapos yung second pickup natin guys dito. Tatakot talaga. Itong pangalawang book ko, dito ko na pickup sa Veterans, tapos ang drop nito si Tenyal. Ay hindi, hindi siya totally sa Centennial. Nakapag-drop na ako dati dito, taga third floor, tapos yung nanay niya, taga ground floor lang. Sigaw ko na sigaw dun sa baba, sisigaw ko yung pangalan. Tapos may dumang lalaki, siguro mga kapitbahay nila. Tinanong ko kung kilala yung pangalan na yun doon. Sabi niya, taga third floor, kuya. Ayun ang nanay niya naglalaba. Sigaw ako ng sigaw, di man lang nagsasalita yung nanay niya. Kahit sana ipuruman lang niya sa third floor. Kabiling naman ako umakyat eh. Then ngayong araw naman, na-pick up ako na naman siya. Pagkakuha ko, nakita ko na naman yung pangalan niya. Gets ko na agad yung apartment na yun. Kasi dati din ako nagdi-deliver ang tubig doon. PM agad ako, sabi ko, ma'am, baka mahirapan akong kontakin ka na naman. Nagkamali ako ng contact, yung na-contact ko, yung mismong pipikaban, hindi yung drop. E di nag-aalit, kinancel niya, pero pumunta pa rin naman ako kasi di ko nakita kasi nga nagda-drive ako. Sabi niya, ay naku kuya, kinancel ko na kasi nagre-reklamo ka, di ba? Sabi ko, hindi po ma'am, hindi po ako sa'yo nagre-reklamo. Nagre-reklamo po ako dun sa drop ko. Yun yung sabi ko sa kanya. E tapos yun, sabi niya, sige kung willing ka naman i-deliver, sige, deliver mo. Kung alam mo naman, kasi nakita naman ni ma'am na nakailang beses na akong pick up doon. Ayun, binigay niya pa rin sa akin. Hindi ko kinansel yun ha. Pag-drop ko ng Centennial, may nakuha ko ulit sa Iriga. Sa drop naman neto, Diego Silang. Bago ko nga pala dinrap yung item na dala ko, dumaan muna ako sa kaibigan ko dito sa Sipay. Dito na rin pala ako nagpalipas ng pagod. Kasi mamaya lang, babiyahe kami ng tropa ko, Pantibolo. Pagtapos ko nga madrap dito sa Diego Silang, pinuntahan ko na rin agad yung kaibigan ko. Sa Veterans na nga kami nakita at nakita ko may pickup na nga siyang isa. Yudi po, tagit ka guwapa, bla. Ito pala yung unang pickup namin. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Dito naman yung pangapat. Unang biyahe, garay agad. Sinimulan na nga namin bumiyahe kahit maulan. Walang ulan at madulas na kalsada sa taong gipit. Dito na rin pala kami nagpagas dahil mura. Pagdating nga namin ng Kainta, na disgrasya yung isang truck dito, natapon lahat ng dala niyang Red Horse. Gusto ko nga sana mag-inom kaso ayaw ng kaibigan ko. By the way, nabalita rin pala to. Tumilapon sa kalsada ang sandamakmak na panindang beer mula sa na-accidenteng truck sa Kainta, Rizal. Pagtapos nga namin ma-deliver lahat, kumain lang kami dito sa Antipolo tapos umuwi na rin. Ito nga pala yung ginagamit ko pang video. Naka-body CP holder ako. Ito namang isa kinakabit sa helmet. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching.